Good morning po sa inyong lahat and welcome to our channel, Tira sa Baon. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa pira na maliit. Ito po ang baol na ating ilagyan pero tinanggal ko na po ang pira nito kasi napakaliit ng ating mga pirang tatalakayin to hirap damputin. Ito na po yung pira natin. Aluminum type, yun po naman ay Escalope Ethno Cheese na Milchora Aquino. Bago natin pagpatuloy, invite ko kayo yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa atin pong channel. At huwag kalimutang pindutin ang bell button para po updated kayo sa atin pong mga video na i-upload. At i-share din sa mga friends natin para po kakalat ang kalaman natin tungkol po sa baril. Ito po yung unang barya na tatalakayin natin. Milchora Aquino Escalope Ethno Cheese. Ito tinatawag na Ethno Cheese ito kasi yung kurba na to, 8 po ang bilang. So nakita niyo sa harap mga kabaol, itong nasa taas, kulay pula. Bronze po ang kulay niya. Pero ang ano niya, ang component niya is nickel brass with zinc. Ito namang nasa baba, Escalope din siya, Ethno Cheese, tapos medyo dilaw siya. Pero nickel brass pa rin siya at ang component niya is brass 60% and 40% zinc. Pero magkaibang kulay. Mayroon silang hinalong konti na konting component dito, hinaluan ng red bronze at dito naman hinaluan ng tansong dilaw. So dito din, sa bilog na Milchora Aquino, round shape, ganun din, hinaluan din ng tansong dilaw. At ito naman yung grupo ng mga aluminum Milchora Aquino 5 cents. So, unahin natin ang pagtatalakay nitong apat na ito. Focus po natin. Punta tayo sa type or features nitong ating barya. Shewer, Philippines, shear, 1978. Composition, brass 60%, 40%. Width niya is 2.5 grams. Diameters, 19.5 millimeters. Thickness, 1.35 millimeters. Shape, Escalope with Ethno Cheese. Yun po, 8 kanto po yung pira natin. So, Ethno Cheese siya, Escalope, pakurba-kurba. Obverse, redesigned bang seal within a circle depth. Below. Yun po, makita natin. Yung date po, nasa baba. So, date below. Yun po, balik ka rin natin. Yan po, makita po natin yung date below. Reverse naman niya, ito po yung reverse. Head of three-part lake view of Milchora Aquino, known as the mother of Philippine Revolution against the Spanish. So, the history of Milchora Aquino, known as the mother of Philippine Revolution. So, palakpakan naman natin. Against Spanish. So, against siya. Hindi siya sangayon sa mga Spanish. Yun ang kagandahan niya. Engraver natin, si Herman de Rose. Herman de Rose ang ating engraver. Age is smooth. Yung barya natin, wala po siyang guhit-guhit. Smooth yung ano niya. Yung age niya. Means in United Kingdom, Philadelphia, and Pennsylvania. So, maraming nagme-mince na ito. 1976, means in Philadelphia, 1,088,000. 1977 naman, means in Philadelphia, 96,912,000. So, napakarami. So, punta tayo sa Numista price. Mayroon tayong price na nakita sa Numista. 47 pesos UNC condition. Uncirculated condition, 47 pesos dito sa ating dalawang klaseng Escalope Ethno Cheese.
ilaw at saka yung pula. So mayroon tayong price, 47 pesos in Lazada sa online price. Tingnan po natin. Mayroon tayong price sa Lazada, 1 pieces. Okay, medyo mataas ang online natin. 65 pesos. 5 cents, 65 pesos piraso sa online selling. 249. O, 5 piraso. Mayroon na display, 5 piraso. 249. So, okay, that's all. For 5 cents, iskalop type. Points, Milchura, Inovid, 8 notches. Okay, we proceed to round ship, 5 cents of Milchura Aquino. Yeah, in AB pala, sa scallop natin, mayroon din silang price. Brass composition, $7.80 sa AB. So, mataas sa AB, itong ano natin, scallop, $7.80. So, okay, yun naman yung round ship. Ito po yung round ship natin, focus natin. Yan po, yung ating barya na Milchura Aquino round ship. Brass and zinc composition. Ganon din ito, brass and zinc composition. 60% brass, tapos 40% yung zinc niya na may halo siyang bronze na dilaw. So, naninilaw siya. Features nito is Shure Philippines, Shure 1974. Itong 1974, yan makita ninyo sa baba. Ito yung 5 cents na round chip na prop 1974. So, mataas ang price nito. Composition, brass 60%, copper 40%, o may halo siyang copper. So, zinc 40%. Width 2.5 grams. Diameter 18.6 millimeter. Thickness 1.4 millimeter. Shape round. Yung obverse niya, Coat of Arms of the Philippines. So, yan po, Coat of Arms of the Philippines. Reverse naman niya is profile view of Milchura Aquino, known as the mother of Philippine Revolution against the Spanish. So, yan po, si Milchura Aquino, mother of Philippine Revolution. So, ang edge niya is smooth. Wala pa rin raided yung edge, smooth pa rin. Mints in Denver and San Francisco, 1974, minted only 24,867. So, napakaliit ang mintage. Kaya ito ay mahal. 1975, mintage 90 million. So, 1975, nag-mint na ng 90 million. Itong tulad nitong round ship. Pero ang 1974, napakababa ang mintage. So, kaya props yan. Hard to buy na siya kasi konti yung ano niya, vintage. So, rare na itong quench na to, 1974. So, pag mayroon kayo dyan, huwag ninyong walain kasi mataas na ang presyo dyan. Price in Numista, mayroon tayong price sa Numista, 30 pesos. Okay na rin ang price ng Numista, 30 pesos. So, dako tayo sa online selling. Magkano na ang online selling update natin sa EB? Ito po, sa EB, $6.50 ang isa nito. So, papatak siya ng 300. Papatak siya ng 300. 50, 325. So, hindi na masama. Pag mayroon kayo nito, 1974, yun po ang price. Sa EB, $6.50. Sa Numista, 30 pesos. Yan po ang nakita natin. At proceed naman tayo sa next 5 cents Milchura Aquino aluminum type. Ito po yung aluminum type natin. Milchura Aquino. Yan po yung round shape na Milchura Aquino. 1990. Saka 1983. Meron tayong 1983 dito. 5 cents sa Milchura Aquino aluminum type. Plura and Fauna series. So, ito yung Plura and Fauna series kasi may partner po ito na Tinsintabos yun Pandaka Pygmia.
So 1983 nito at saka 1983 na Pandaka Pygmea, yun po ang pinaka-partner niya na may error po. So mga kabaol, ito ay tinatawag na flora and fauna kasi may katambal ito. Yun po yung tinsintabos ng Pandaka Pygmea. So punta tayo sa features ng ating barya. Issuer Philippines, year 1983, composition aluminum 100%, weight is 1.2 grams, diameter 17 millimeter, thickness 2.08 millimeter, shape round, demonetized January 2, 1988, obverse Milchura Aquino, head light deep below. Yan po Milchura Aquino, tapos denomination sa baba. Reverse, ito po waling-waling, orke and value. Yan po yung value niya, 5 centavos. Lettering is 5 centavos Banda Sanderiana. Edge niya is smooth. Ngayon natin, yun po, smooth po yung edge niya. 1983 mintage 10 million. So marami 1983. May price siya sa Numista. Price update natin sa Numista is 24 pesos. Uncirculated condition. So tungo naman tayo sa online price. Set of 5 pieces, 75 pesos. So may 5 tulad nito, 5 piraso. 75 pesos. So yun po ang nakita natin na online price update. At dako naman tayo sa atin pong barya, na mayroon tayo ditong dalawang barya pa, na ito po'y Lapu-Lapu aluminum tile. Yun po yung Lapu-Lapu aluminum tile. Focus po natin yung Lapu-Lapu aluminum type natin, na dalawang klase po ito, may square at saka may bilog. So yung bilog kanina nung 5 cents, ito po magkasukat po ito sa Lapu-Lapong 1 cent. So ito po yung square type. Tunahin natin pagtalaga itong square type, 1 cm Lapu-Lapu square type of aluminum. So features po muna tayo sa barya. Sure natin is Philippines, year 1981. Yun po yung barya natin, 1981. Composition aluminum 95%, magnesium 5%. So aluminum niya is 95% and 5% yung magnesium. Weight niya is 1.16 grams, diameter 19 millimeter, thickness 1.9 millimeter, shape is square with round jaw corner. Ito po medyo apat na kanto siya, so round jaw corner. Obverse niya, yung obverse ng ating pong barya, yun po Central Bank of the Philippines. Yun po, makita po natin sa guhit, nakasulat sa pangalawang bilog sa loob, Central Bank of the Philippines, mint your outside the circle. Yun po. Engraver po nito, ganun din si Herman De Ros. Edge niya is smooth. Tingnan po natin. Yun po, smooth pa rin ang edge ng ating barya na Lapu-Lapu. Mint in UK, Pennsylvania, Philadelphia. Mint in Pennsylvania is 10 million. Price in Numista, meron tayong price, 29 pesos. Itong square type, price in Numista is 29 pesos. So, maraki ang offer ng Numista. So, dako naman tayo sa online selling price in EBIT. 5 pieces. Kung mayroon kayo nito, 5 pieces, talaga dito 5 pieces. 100 pesos. Oh, ito mababa. Kasi naging 20 lang ang isa. So yun po, yung small type natin, square type aluminum Lapu-Lapu. So tungo naman tayo sa huling barya na ating talakayin. Ito po, yung pinakamaliit na talaga na aluminum. Ito lang yung nakita kong pinakamaliit na 1 cent Lapu-Lapu small round type.
Yan po, aluminum. 1974 din po siya. So, punta tayo sa kanyang pictures. Issuer, Philippines, year 1974. Composition, aluminum 95%. Magnesium 5%. So, ganun din ang component doon sa square type. Weight niya is 0.5 grams. Diameter 15.25 mm. Thickness 1.37 mm. Shape round. Obverse, emblem of the Republic of the Philippines. So, tignan natin yung obverse. Yan po. Emblem of Republic of the Philippines. Yan po yung Philippine coat of arms. So, yung reverse niya, balik tayo sa reverse. Yan po yung reverse. Headleaf of Lapu-Lapu, a ruler of Mactan. Palakpakan naman natin to. Ruler palang Mactan to. The Kanger, Lapu-Lapu, Kanger in Mactan. Ang matindi ah. And Doon time daw, doon tayo sa short story niya. They have a battle in Mactan on April 27, 1521. Was killed Magellan in the Portuguese explore Magellan defeated. Okay. So, ang age niya ng ating barya, yun po, is motel. Wala ding rated yung ating barya. Meant in Philadelphia, San Francisco in 1974, 105 million. So, napakarami sa San Francisco nag-meant. 1974, price in online. So, dito tayo sa online. Price in eBay, 1.75. So, 1.75, nasa 88 pesos. So, sa lumista, nag-price yan ng 24 pesos. Okay po, mataas din po. So, yun po, ang small type natin, 2 inch, 1 cent, and 5 cent. So, thank you, and don't forget to subscribe and share to our channel, Pira sa Baon, and hit the notification bell para updated po tayo sa mga bagong video na ating i-upload. Okay, thanks and God bless you all. Bye-bye.